So ito na mga lods yung part 2 natin kung paano natin mahuli yung mga salawahan. Ang kagandahan nitong part 2 natin guys ay wala tayong bibilhin na gadget. O ida-download lang natin mismo sa Google Play Store o sa Apple Store. O di ako sure sa Apple kasi Android user ako. Mas wala akong Apple na cellphone. O diretso na tayo sa tutorial natin guys. Pag i-open natin yung app, ito yung itsura niya. Kita natin sa ibabaw may dalawang option. So tap natin tong pangalawang option kasi ito yung importante guys. O dito makikita natin yung date, time at yung ibang controls nito. So pwede kang mag-set ng time and date kung kailan mo siya gustong mag-start ng recording. O yung app na to guys ay pwede siyang mag-record kahit naka-off yung screen ng phone natin. Pwede siyang mag-video recording gamit yung front at saka back na camera ng cellphone natin. Para hindi malata ni Mrs. o Mr. na naka-video recording na pala silang dalawa kasama si kumare o si kumpare. O, set mo lang yung date saka oras. O, napakadali lang. Parang nagsiset ka lang ng alarm clock. Ganun. Kumbaga kung kailan siya mag-alarm, yun din yung time na mag-start siya ng video recording. At saka hindi lang video yung nire-record niya. Pati din yung mga tunog. Tulad ng ungol. Tapos dito guys, pag maset mo na yung date and time, dito ka naman sa duration, kung ilang minutes mo siya gustong mag-record. So, yung pinakamataas na dapat na recording is 25 minutes lang. Hindi pwedeng lumagpas ng 30 minutes. Baka mag-crash yung file, sabi dito. So, dapat 25 minutes lang. Pero hindi naman ibig sabihin na 25 minutes lang ay hindi na siya mag-record ulit. Pwede mo siyang iset na mag-record ulit. Every 25 minutes, itap lang natin tong repeat recording. Yan. Dapat naka-turn on yan siya para mag-repeat yung recording niya. After 25 minutes, maputol yung video, magre-record ulit siya ng 25 minutes naman. Pag tapos yung 25 minutes, record ulit siya. Hanggang maubos niya yung memory ng phone mo. Yun lang yung limit niya. So, tuloy-tuloy po yung video recording nito para masaksihan mo talaga kung ilang rounds talaga yung ginawa nila. Kung bakit pumatol pa siya sa iba. Para makita mo kung saan ka talaga nagkulang. Tapos itong camera na option, pwedeng front or back na camera yung mag-record. Tapos itong fixed scheduling not working, dapat naka-off lang ito. Tapos pag maset na natin lahat guys, date, time, itap lang natin itong schedule sa baba. Tapos pag napindot mo na yung schedule, exit mo lang guys. Huwag mong i-close yung app na to. Huwag mong siyang i-swipe o i-close. Dapat naka-minimize lang siya. O balik mo lang sa home screen tapos off mo yung phone mo, yung screen ng phone mo. Tsaka kunting tips lang mga lods, kung gusto mo siyang mahuli sa, for example, sa kwarto mo, sa bed, o ganito lang. Kunwari na nagcha-charge ka lang, tapos yung camera na dapat mong gamitin ay yung front. Para pag makita niya na naka-off yung screen ng phone mo, so kampante lang siya na hindi naka-video recording. Kasi naka-off yung screen ng phone natin. Saka hindi siya malulubat. Lagi naka-plug yung charger mo or power bank. Para mahuli talaga natin yan kung sino man yan. So ganun lang po kadali mga lods kung paano gamitin itong app. Parang nag-set ka lang ng alarm. So I hope na nakatulong to sa inyo, sa relasyon nyo, para ma-prove mo talaga na loyal ba talaga siya o hindi. Kung loyal, congrats. Kung hindi naman, hiwalayan mo na. Huwag mo nang patagalin. Sapat na yung ebidensya na nakita mo. So guys, don't forget to subscribe, follow, and like.